Hello mga karabiteros, ito na naman ako. Welcome ulit sa aking channel. For today's video guys, pag-usapan lang natin yung itong gamot na ginagamit ko sa aking mga rabbit para sa mange. Ayan. Itong gamot na to guys, mabibili nyo yan sa Shopee. Ayan. So, mura lang yan guys at tried and tested ko na yan guys. Kasi yan ang aking ginagamit sa aking mga alaga. Ayan. So, yung isa, ito nga bala guys, itong isang rabbit na to dahil hiniram kasi to sa akin guys. So, nagpastad sila sa akin at ilang araw na wala sa akin. Hiniram ng kakilala. So, ngayon, ayan, siguro pagbalik eh, merong isa sa kanilang mga alaga na mayroong mange. Ayan, siguro nahawa siya at hindi ko napansin. So, ngayon nakita ko na mayroong nag-umpisa na sa kanyang tenga. So, ayan guys, so nilagyan ko na kagad ng gamot. Hindi ko nahayaan pang lumala. Ayan. So, ayan guys, is tried and tested ko na maganda yan. Pang cat and dog yan guys. Pero, ang kagandahan kasi yan guys, mamamatay talaga yung mga mites. Yung mga insekto na nasa naninirahan sa kanilang mga tenga at kaya nasisira ang kanilang mga balat at nagkakaroon ng galis. Ayan. Hindi ka mukha kasi guys ng mga iba yung mga powder na ivermectin. Yun kasi matatanggal nga yun, kaya lang pag tinigilan mo ng painuman na ng ganun, bumabalik-balik pa rin minsan yung mange. Diyan guys kasi mamamatay yung mga insekto na nasa nila tenga or kumapit sa kanilang balat. Ayan. So, ayan guys, bili lang kayo sa Shopee guys. Maganda yung magandang klase to guys, pang-aso to. Kung meron kayong aso, pwede rin sa aso yan guys. Mawawala yung sugat nila, magawala yung galis, tutubuan ulit ng balahibo. Ayan, pati sa pusa, pwede rin yan guys. Maganda to guys, tried and tested ko na. Ayan. So, wag na natin hayaan pang lumala yung mange ng ating mga alaga. Lagyan na natin kagad ng gamot guys para hindi na lumala pa. So, yan lang ang nagkaroon sa akin guys kasi hiniram sa akin yan eh. Ilang halos isang ilang linggo rin yung nasa kilala. So, syempre, hindi naman na tayo pwedeng magalit kasi hindi naman natin alam. So, baka nagkaroon na rin to bago pa mapunta sa kanya. Ayan. Titignan ko rin guys sa paay, wala naman yung iba. Pero pag may nakita na kayo na parang balakubak na puti-puti, lagyan nyo na guys para hindi na umabot pa sa ganun na kalala. Ayan. So, iwasan natin guys na magkaroon ng ganyan kasi magkahawa-hawa ang ating mga alaga pagka lumala. Lilipad-lipad kasi yan guys, yung parang balakubak eh, malilipad sa ibang rabbit natin at mahawa ang iba. Lalo tayong mahirapan, lalo marami tayong alagaan ba o gagamutin na rabbit. Tsaka guys, kasi pagka nagkasakit yung ating alaga, mababawasan ang kanyang paglaki o yung kondisyon niya papangit. So, kung doman ang nagkaroon ng ganyan, hindi natin siya kaagad mabibreed. Matatagalan bago natin siya mabreed kasi nga meron siyang sakit or nararamdaman na hindi maganda. So, mas maganda kung fully condition yung ating mga alaga bago natin i-breed. Ayan. So, ayan guys, tingnan nyo dahil nilagyan ko nga ng ganyan eh, medyo umeepekto kagad na nangangati siguro or na kakaroon ng effect sa kanyang tenga. Ayan. So, safe naman yan guys, kahit nadilaan nila yan, safe yan kasi oil remedy yan guys. Ayan, mas maganda yan sa ating mga alaga. I-update ko kayo guys sa susunod pagka ayan eh, nawala na totally yung kanyang mange para makita nyo kung gaano ka-tested. Pero tested na tested ko na yan guys. Maganda yan. So, ito na muna guys para sa video na to. Sana po may matutunan kayo sa aking mga video na nilalabas o binablog. Maraming salamat po sa pananood ng aking mga vlog. Pakisubscribe po yung aming YouTube channel at pakiclick po yung notification bell para lago po kayong updated sa aming mga videos. Maraming salamat guys. Ito na po muna para sa video na to. Maraming salamat po. Goodbye po.